may nakalaban siyang sobrang lakas na knife. Parang wala yung chance sa manalo, pero they acknowledge pa rin. Parang ito, parang laban ni Might Guy tsaka Uchi Hamada. Uchi Hamada ra, o. Inacknowledge ni Might Guy. Anong peg? Na makailangan ng ilaban ni Might Guy. At mukhang nilalaban na nga ng Sinag yan dahil sa top lane ay gumagamit sila ng cut, negating the Selker to probably gain momentum as a Arkangel naman. Peshinbu, actually eto na Sinag sa wakas. Kumuha sila ng magandang opening, getting the orange buff, pero may onting bawi dito with the arrow si paring Saksa. I am solo! And I am solo! And I am solo! Sabog ang mukha. Maalam si I am solo, mga kaibigan. Let's see here. Another arrow won't be connected to its target. Very curious there. Yasuo would have to be forced to flicker out. 2-0 na kagad. Nakuha dito ng Arkangel Esports after a kill as well onto Tiki. And that's the problem. Lots of books now on the hands here for the members ng Arkangel Esports. Nandun na yung purple, yung orange buff yata, no? Nandun na yung orange buff? Or naka-Hellcurt ba? Wala, na-deny yung orange buff, pero na-denyan din sila ng purple buff. Yeah, nakil yata yung may hawak ng orange buff. Iba pala hawak ng Escalera. Highlights ni Escalera, tol. Hellcurt. Hellcurt Petrify, easy access to the backline, easy stun, easy deadly poison stinger. Ang hirap nito, man, ha? Kasi ikaw, Selena user ka ako, Shinbu. And mukhang Selena carry ang ginagamit ng Arkangel ngayon. Hindi support, getting two purples, and mukhang agresibo. Men, nakita mo kanina yung bottom lane? Yasuo, muntikan pa niyang manakaw yung orange buff kay Cronus. Ganun ka bad news yung nangyari bigla. Ang saya nung skin ng Balmond na to. Ito yung basketball eh. Ano yan eh? Oo, oh, slam dunk yan eh kapag nag-ultimate. Oh, arrow, the baits are real, Saksa. But wala mangyayari. Pero men, Sinaga, kailangan nila mag-make ng play ngayon na kasi naubusan na sila ng ano eh. Nabusan sila ng buff bigla eh. Kailangan makuha nila tong top. Ayun na nga. Okay. Let's see here. Escalera cornered here. Of course, even with the Dark Knight pulse, not gonna be enough. And you can actually see Sinag Pilipinas pulling off the kill to one of the main funnel dito ng Arkangel Esports. Main funnel nga, pero mukhang aabangan nila yung push dito. Naku, walang push na magaganap sa taas. Kasi yung minions, Man, look at the macro play. Arkangel, kinat nila. Kasi alam nilang apat yung Sinag nandun sa top lane. So, kinat nila yung minions. Easy access, mauuna pa sila magbasag. Even though, Sinag yung nakapatay sa taas. Yeah, it's actually a very usual tactic na, no? Na kumakat ka na talaga, doon pa lang, like, pa second tier turret. Para yung minion wave, ano? Paglabas na paglabas. Got Cronus here. Aba, activate dito. Valkyrie, mga kaibigan. Pero minion may matatamaan. Cram God, nakapag-flicker up. Inabog dyan ni Paring Ison dito. Tiki naman trying to torch back. Pero mga kulang pa. That's gonna be the Farsa naman. Hindi siya makapag-further rage strike. Men. Walang namatay. Yeah, walang namatay. And the bad news was, hindi nila nabasag yung tower. So, mas delayed yung rotation na pwede na mangyari ngayon. Inikutan lang. Men, Arkangel Esports sacrificing the life of Escalera sa top lane for them to control this bottom side. Nakita rin nila eh, na yung turtle dito magsuspawn eh. Napaka encash dito ngayon ng Arkangel and they do rely that Escalera can still scale back into the game. They're trying to... Ah, hindi. Nakaabang si Keke. Nakaabang. Alam na i-go-go eh. Hindi nagpapakita. For the turtle, wala idea ngayon yung Sinag Pilipinas where is the main fight, where the main will have. Oh, and it will be nothing here in the bottom lane. Pero dali pa rin. Si Tiki yung napick up pa dito. Ang ganda ng pwesto ni Isun doon. Okay, ang ganda ng ano dito, ng ultimate ang Fatal Link sa wakas. Nakuha ng isang side ng Arkangel. But then again, babi pa rin yung sugat na binubuhos ng Team Arkangel sa Sinag. Ladies and gentlemen, nakakuha silang 3 kills. Pero men, yung objectives eh. Yeah. Yung pera, ladies and gents. At saka this is a Farsa inside the tier 2 turret na nabuhay. Kahit back yung X-Borg din dito. Hindi rin kasi pwede basta lumapit yung X-Borg. Inaantay lang ni Hellcurt na mawala yung Piraga armor. If you could see But 3-4 para dito sa laro natin. Does it look, Arkangel, I think there is some parang lightweightness. No? Pag-relax sa kanilang playstyle dito. Parang brawlish, no? Controlled. Pero, again, qualifiers pa rin ito. It does look like, bakit part din naman yung nagiging laban natin kahit papano? Tingin ko naghihilom na yung sugat eh. Kailangan ng Sinag Pilipinas dito makontrol yung mid. Kasi, nalulugi na sila sa top, wala sila nakuha set. Kailangan nila makontrol yung mid
and makakuha ng purple or mapitas to. Pag napitas to, dapat push. Kasi kung hindi, ma-openan lang din sila ulit. Ang problema, di nila mapupush kasi ang layo ng minions. Ang layo. Oh, tol. Again, in terms of push, yes, yun yung kinokontrol ng Arkangel. Pero parang wala naman silang na-encash after that pressure. Parang, okay. Pilipinas dito, Yagami, totally all in on that pickup. Cram God 004 on his KDA. And Kronos is snowballing, 3-0-1 on this kahit paano. Oo, kahit paano. So, unti-unting nagkakaroon ng laban dito ang team ng Sinag. But then again, Arkangel Esports holding on the line. May paggabi pa sila, Kuishinbu. So, ang laking pressure nun, paggabi. And again, buhay pa flowers dito. So, mas malaki yung mapa ng Arkangel na pwedeng kontrolin. Nakuha pa nila yung Little Wonder, more pressure coming in. And mukhang libreng turtle na naman ata to, Kuishin. Para sa Arkangel. Although nakikita na yun ni Cram God, baka willing ilaban ni Cram God. Last clarity, sino naka-touchback turtle secured pa rin? I am solo again focusing by Yasuo. And Yasuo, Yagami daw nakakuha pala ng Blade of Despair dito. Pero at what cost, dalawa na maalam doon ay mabig loss para sa mga membro ng Sinag Pilipinas. Perfect fatal links na tahan na yun to the last insanity. Pero Escalera, iba talaga kumaambyo. Iba talaga, tol? Iba kumaambyo, bitchin. May paggabi kasi yun, man. Arkangel. Getting another free turtle. Yeah. And, man, ito ah, walang nagkakalamangan ng todo. Pero tingin ko yung last team fight na yon doon na magsisimula. Doon na magsisimula ang pagkalamang. I just wanna mention din, tol, na ano, no, parang the contest was good. Yung pag-contest ng Arkangel. Pero, Sinag Pilipinas. I think may moments na doon na pwede talaga ma-steal. Wala lang pang retribution, ganun. Wala. Escalator and finishing that without any retribution. So, pa'y nag-finisher siya, pa'y nag-auto-attack for that part, no? Oh, but, here's what I want to say. Pag ito nanalo ang Sinag Pilipinas, then that is massive match point yun. Napaka-dangerous nun para sa Arkangel delivering this to a game 3. Yeah. Pero, man, basing on the galaw, eh. Basing on the movement. Parang unfazed ng Arkangel. Piling ko lang, sabi ko nga, di ba, parang may pagka-lightweight yung approach ngayon ng Arkangel. Oo nga mararamdaman mo kung controlled o hindi. Or maybe because pinapayagan, parang, gusto nyo lumaban Sinag Pilipinas? Of course, papatulan okay. Na. Lag, oo. Di ba? Kasi yung Sinag Pilipinas, piling ko, medyo borderline, nating to win, nating to lose na sila ngayon, di ba? Ang hirap, oo. Actually, ang pinakadali sa akin was Arkangel. Binabantayan nila yung minion wave eh. Binabantayan nila kung kailan dapat sumob at kung kailan dapat lumaban. Kasi parang anong nangyayari, Sinag nakakapita sila pero ubos yung resources, ubos yung objectives. Parang wala silang hindi nila ma-convert into a bigger punish. Yeah. Pero and bam, Atlas yun ha. Atlas yun, kinalaman combo. Oo. Buo na pala yung ano Blade of Despair, pre. Ni Yagami. Pero ayoko nga, meron din pala si Escalera. Escalera. Matinik na yung driver na to. Matinik na. Ano na to, Primera Classico. Ayun na. Paggabi para lang sa tore, iba. Pwede kasi sa map naman yung cover ang lalim ni. Lalim ni. Medyo malalim si Eason. Nagmalalim. Mukha simsarap para kay Eason, no? Mukha simsarap. 5,000 IQ jump. Pero hindi pa rin napipigilan yung pressure eh. Not enough to actually the parang lang yung freebie na pwede niyang gawin talaga. No? Oo nga. Tingnan natin yung items dito ha. Pat second core item na yung mga tropa natin sa Arkangel. Calamity Reaper, damage output is 3. Daming damage din sa Arkangel, man. Laban sa Sinag, tingin ko ha, sa ganito, dalawang core item na. Yeah. Yan lang yung kailangan niya ni. Okay na yan ni. Sustain lang ang kailangan ni. May damage yung ulti niya ni. Ang hirap nito mga kaibigan, kung ikaw ay fan ng Sinag, kailangan mo nang itaas ang iyong kamay dahil Arkangel, gusto na nila makita ang Signal Ultra mamaya. Ayun yung paggabi, ayun yung Feather Airstrike, saan nga ba pupunta si I Am Solo, ligaw na siya, Immortality Beam Pop, may Piraga Armor Flicker out, pero yung bang klase Arkangel. Ang pagkaibang klase tol, alam na ni Escalera. Like the game sense, the timing on this guy. Ladies and gentlemen, is really massive. Ganda ng skin ng ating Freya, pero you know, up to no avail on that part. Like, I'm not so sure about the inhibitor turret defense.
And ito, ang running danger talaga kasi, makaset-up yung Cupra, hataw kay Balmond yan eh. Hataw kay Balmond, isang slam dunk lang ni Balmond yan, all good. Ito, umikot to, binaruni. Binuslat sa Balmond, galit kay parang yaso mo, the arrow, tumama dito. Parsa, kaya ba? No jump from the Cupra. That's a nice kill there, taken in by Sinag Pilipinas. Oh, tamang bawi na lang ang Sinag. Two crucial pick-ups. Una kay Eason, pangalawa naman kay Yasuo. Arkangel Esports. Pagsisisihin ba nila yung mga overextension na to? Malaman natin mamaya if ever makakamback. Arrows coming in. Stretching. Si paring Eason nagpagabi na. Wala mangyayari. Malayo pa yung comeback din talaga. Tol, tignan mo naman yung mapa natin. Lahat ng players dito ng Arkangel Esports nakaangat na. They're just buying time, they know. Kasi, alam mo yun, you're just wanting to make this push along with the Lord. You can easily do that. Ginagawa na nga ni Escalera dito, bumiyahe muna pabalik eh. Oo. Muna, bumandere na muna. As in, bumandere muna. Oh, panigurado bago talaga mag-. Ano muna, pudrik muna sa Parisan. Ayan o. Pudrik muna siya sa Parisan, si Kuya Escalera. Tamang ano muna siya dito. May pila naman eh. Oh. May pila naman yung mga ano eh. Tamang soft. Soft drinks muna. Ayan o. Naku, ayun na. Oh, naku po. Hindi na kailangan i-set up, men. Lumapit sa set up, mga kaibigan. And that's like that. Yasuo will be joining the party. Inikuta na lang dito, syempre, ng ating Balmondis. That's gonna be a killing spree. Kaya ka naman na maalam dito, pero nagagamit ang backline. Went for Escalera, it's down. Shut down. And that is a good trick. I think 3-4-2 is not bad para dito sa Sinag Pilipinas. But you will take what you take, Kuya Shinbu, Arkangel. Hindi pa rin... Yung story hindi pa rin nagbabago. Nakapatay sila ng dalawa pero ganun na ganun pa din. Every lane ay dinodominate ng Arkangel. Kukontrol nila tong mid lane mamaya and then tsaka sila team fight. Ang story noon, men, Sinag Pilipinas yung lumapit sa setup tol, no? Hindi na kailangan yung Tyrant's Revenge. Alam mo, alam mo naman, pag nilapitan mo yung setup, papagalitan ka ng prod eh. Papagalitan ka talaga. Buti na lang, mababait yung mga prod natin at di tayo pinapagalitan. Pag magulo ka sa setup, nilapitan ka. Pero again, that's a testament of how Eason is really good in positioning himself, no? Testament. Ano yun? Really, good idea kung saan nakatingin din yung kalaban in such that he can set up talaga. Clearly, kaya nakalapit sila doon kay Eason. It's because they have an idea here that alam nila Eason is there, di ba? Pero si Eason, alam niya. Oo, alam nila na nandun. And this time, libreng Lord na naman. Hinintay lang nila mabuhay mga kampe at saka kumuha ng Lord. 8-11. Men, yung gold natin ngayon, pataas na ng pataas. Yeah, they can now make a play dito. Pwede na to. Pagabi, and then pasok. Discipline mula sa Arkangel. Hindi sila mapasok dahil sa Torrent eh. Tsaka sa Atlas Ultimate. So hindi sila pwede magtabi-tabi. Nahirapan din sila kasi nga Balmond initiation. So hindi pa tapos. Kuya Shinbu, kaya pang ma-outplay to. Pero kapag makakuha pa ng mga dalawang pick-up yung Arkangel dahil sa mga tago nila sa bush, feeling ko GG eh. Sinag Pilipinas, kapit lang. Yun ang kanilang ginagawa dito. That is actually a very wise decision to just stay under their base. I feel like ang taas talaga ng pick-up capacity ngayon ng Arkangel Esports. Kapag kinumbine, mabawasan lang sila ng isa. It will be very bad for them if taking a 4v5 fight along with the Lord against Arkangel kasi sa inhibitor turret. They need to work on the inhibitor turret na. Kailangan. Let's see. Ito na yun. The final countdown. Tignan natin kung kakanta na nga ba. Nagpagabi. Ladies and gentlemen, na-atake. Yung Atlas sa taas. Ini-stun. Curse of the Crows. Pero not yet. Beautiful defense there by Sinag Pilipinas, tol. At what? Anong cost lang ang nakuha ng Arkangel? Isang flicker and around 30% health ng Lord. That is good. Na-stall out pa rin nila yung game. Pero yun lang, Dicky. Na-ultihan. Oh, pumasok si Asuo dito pero sa kabilang banda. Tumatay yung Cho. Meron pa firewall. 3-man fatal inch into the last insanity. Boom! Kulang ang damage. Kusinbu and wala pa rin silang napatay. Actually, isa lang. Malapit si Cronus doon. Na-wave clear naman yung bottom lane. Na-depensahan din nila yung mid lane. Cronus was wise na. Hindi natin pa-person yun. We want to manage the minion waves entering our base. Pero grabe mang pressure si Keke at walang makalapit kay Keke. Walang makalapit. Tinan mo, libre siyang kumukumpas. Wait lang, oh. Handa, awit. Ganun lang. Awit. Awit, ice eh.
Grabe, iba na. Nagbago meaning ng awit eh, no? Kapag flag ceremony. Kung sino man yung magkukumpas. Nauso talaga yung word na yan. Feeling ko talaga, Bong Clicks, ikaw nagpauso niyan eh. Tagal ko na naririnig sa'yo yan eh. Awitize eh, no? Hindi ko nga maintindihan nung una eh. Sinasabi nung iba, awit, gano'n. Awitize eh. Kasi nasabi yan eh. Nga eh. Nangyari na ang dapat mangyari, boss. Oh. Feeling ko yung Sinag naglalaro. May depensa na lang sila para huwag matalo eh. Puso. Ang puso. Alam mo pala, pagkat na ipawaman ng Sinag Pilipinas, laking pag-asa nun. Pag-asa yon, kasi Arkangel to eh. Parang ano to eh. Underdog storyline eh. Ganun yung mangyayari ko eh, Shindog eh. Kaso kasi ayun oh. Kaya mo matsingasan yung Arkangel. Ibig sabihin nun, hindi malabong, alam mo yun, hindi imposible na matsingasan mo yung Signal Ultrang nag-aabang din dun sa finals. Oo, oh, pwede makaisa. Pwede makalusot. Sana makahula. Diba? Men, tumatagal yung laro, nagkaka-item din yung dalawang team natin at magkakatalo na lang sa scaling. Pero ang sakit talaga ni Kix. Oo, oh, grabe si Kega dito. Like, abot kasi. Tagus sa pader eh. Muscle sa muscle. Kapit-bahay, nagkakaraoke. Abot sa bahay niyo yung tunog. Abot sa bahay. Eh na nga, nagpagabi na. Ayun, let's scroll back to lab. Nawala pa, wala nang naabutan sa eskalera da araw. Yan, immortality pop. Pero, abutin sana ni eskalera dito. At least, the deadly poison stinger. Killing spree. Ano ba yun? Trap. Trinap. May nandami nilang problema. Merong feather airstrike sa taas. Tapos may pana sa harap. It's the 4v5 mga kaibigan. At eto na yon, ang bawat inhibitor ang depensa sa pangarap dito ng Sinag Pilipinas. At dalawa na ang naalis mismo doon ng Arkangel Esports. They're now looking to make a final push. They have the Luminous Lord. Arkangel has the deep discipline to actually, you know, establish defense and take a focus on the Lord. And I want to do this without giving any chance sa Sinag Pilipinas. Ano to? Pangatlong Lord na to eh. Sure na men, susugod ang Lord sa harap. And yun yung magiging frontline ng Arkangel Esports. Men, mind you, pick ups lang nananalo yung Arkangel. Kanina pa. Dito dyan sa spot na yan, sa taas. Yeah. Insakto, abot na abot ng Farsa. Yung damage output. Ladies and gents, kung ikaw ay fan ng Sinag, eto na yon. Kailangan mo ng pusuan yung pagsuporta mo. Kasi mukhang magkakaroon na tayo ng rematch in a while. Manalo, matalo, kung tunay kang suporta. Actually, pinaka-sumusuporta ka dapat pag natatalo yung team mo eh, di ba? Oo, no. Hindi yung recta analysis ka, no? Kada talo. Hindi nagiging coach. Para sa akin lang, as in, tinitingnan ko yung fans ng bawat mga teams. Mga fans na supporta talaga sa talo, no? Naka-appreciate yung sabing okay lang yan, Lods, kaysa sa congrats, Lods. Oh, man. And there you have it, final defense. There's gonna be a go for the push, mga kaibigan. And Sinag Pilipinas will defend this one violently. Shut down, mga kaibigan. And that's it. Namaalam si Gamin, namaalam si Kronos, namaalam si I Am Solo. Sumunod si Tiki dito ng base mismo. Mga kaibigan,